launching ng Love, Love the Philippines, yung slogan ngayon, na binibiro, baka mas tama daw niyan, Rob the Philippines. Bakit Rob the Philippines? Bunyog, bunyog, halika na kasama ka, bunyog, kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw, sa bagong Pilipinas ang bunyog, isisigaw, bunyog, bunyog, bunyog. Bakit significant yung liluan? Ang totoo, ang liluan na yan, nakilala yan dahil sa nung panahon na hindi pa nabubuo yung line-up, yung Sara Bongbong tandem, pabalik-balik ng Cebu, laging nagkikita si Marcos Jr. at saka si Sara Duterte. Mag-i-eroplano lang sila, private jet noon. Tapos magkikita sila, mag-uusap sila. Pinapalabas sa media noon ang pictures. Laging ang nag-host sa kanila, si Governor Gwen Garcia. Ngayon, ang laging present sa meeting na yon na nagiging tagapagsalita ni Sara Duterte ay ang mayor o mayura ng Liloan. Ang mayura noon ng Liloan ay si Cristina Frasco. Nung tumakbo si Sarang Vice President, ang kanyang spokesperson itong si Cristina Frasco. Ngayon, sino ba si Cristina Frasco? Anak po yan ni Governor Gwen Garcia. So nakikita nyo na yung connect-connect, ano? Anak yan ni Governor Gwen Garcia. Garcia siya sa pagkadalaga, napangasawa siya ng Frasco. Ang Frasco ay political dynasty sa Liloan. Nang nanalo sila Marcos Jr. at Sara Duterte, lalo na't nakakuha ng napakalaking boto sa Cebu. Ano? Dahil sa tulong ng mga Garcia at ng mga Frasco, kinuha ni Bongbong Marcos Jr. itong si Cristina Frasco bilang Department of Tourism Secretary. Yung kanyang asawa, parang congressman yata yung asawa niya ng distrito na yan eh. Tapos yung kapatid ba ng asawa niya, yun yung mayor ngayon doon sa Liloan. Kaya matindi itong mga Frasco at mga Garcia, ano, mga kabunyog. Malakas sila pareho kay Sara Duterte at kay Marcos Jr. Bilang sekretary ng Department of Tourism, ang kanyang programa ngayon, pinalitan na it's more fun in the Philippines. Ang kanya na ngayon na slogan sa DOT, I love the Philippines. Ano? May nagbiro niyan, baka daw mas tama, rob the Philippines. Bakit rob the Philippines? Ha? Kasi ngayon, lumabas itong issue, ito o, Love the Lichon. Kuha flags Liloan for buying 207 pieces of lichon totaling 1.357 million pesos. Wow. Flinag. Ibig sabihin, flinag, red flag ng Commission on Audit ang bayan ng Liloan dahil sa pagbili ng 207 na piraso ng lichon na ang nagkakahalagang 1.357 million pesos. Kaninong panunungkulan? Sa panahon niyan, nung mayura pa ng Liloan, itong si Cristina Frasco, taong 2022, diyan binili yung litsyo na yan. Ah, mga kabunyog, kaya matindi itong mga Frasco at Garcia na to. Hmm? Kaya nga binibiro, mukhang mas ang tama yata, rob the Philippines eh. I love lichon. O yan si Cristina Frasco. Ha? Imaginin mo naman kasi, sa Cebu, pinagmamalaki ng pamilya ng Garcia at Frasco na sila ang isa sa mga nag-deliver ng malaking boto sa tambalang Marcos Jr. Sara Duterte. Kaya lahat ng pabor halos binibigay sa probinsya ng Cebu na gobernor, si Governor Gwen Garcia, na mother nito, ina nito,
ni Cristina Garcia Frasco. At itong si Cristina Garcia Frasco, ginawang Department of Tourism Secretary, na ang slogan na ngayon na ginagamit ay Love the Philippines. Hindi na pinalitan na yung It's More Fun in the Philippines. Ang Garcia ay napakalaking political dynasty sa Cebu Province. Ha? Matagal na sila dyan sa politika. Kaya, napakarami ng naipon sa kanila. Ha? Ano bang proseso nito? Ito, flinag ng COA. Dapat ito imbestigahan at pag naimbestigahan, sampaan ng kaso. Ganyan po yan. Ha? Ang ibig sabihin yan, may ebidensya na ba? May ebidensya kasi nandun na sa COA eh. Nag-submit na sila niya ng liquidation. Ang ibig sabihin niya, naka-attach na doon sa isinubmit sa COA yung mga dokumento niyan. Yung sigurado may resibo yan doon sa pinagbilhan ng lechon. Kaya lang, ang nakalagay data sa liquidation, yun na nga, binigay sa Knights of Columbus, di ba? O kaya, binigay sa ganito, halimbawa, Sigma Lambda Phi Fraternity, hindi po pwede po yan sa batas. Kasi, ang pera ng bayan, hindi pwedeng gamitin sa private activities. Halimbawa, mga reunion. Siguro, maraming mga private activities ang ginawa, nag-solicit sa kanila kasi alam na namimigay ng lechon si Mayura. Ganyan po yan. Bawal po yan sa batas kasi hindi po kahit pistahan sa barangay, hindi pwedeng magbigay ng hindi pwedeng mamigay ng lechon kasi bawal pong gastusin ang pera ng gobyerno sa mga religious activities. Yung mga fiesta-fiesta na yan, halimbawa, nagpadala ka sa Knights of Columbus, nagpadala ka sa Paris Pastoral Council, nagpadala ka ng lechon, hindi po pwede yan kasi religious group po yan. Ganyan po ang batas natin. Bawal po maggastos ng pera ng bayan sa mga religious activities. Ganyan, kaya yung mga fiestahan, halimbawa magpapadala ka sa sa simbahan, magpapadala ka sa simbahan ng lechon, hindi pwede yan. Bawal po yan. Kaya, anong mangyayari dyan? Pwedeng kasuhan yan. Pwede rin, kaya lang, usually naman ang nangyayari dyan, dinidisallow, pinapabalik yung pera. Actually, magaan talagang naman yan eh. Magaan lang yan na penalty. Idi-disallow, tapos uorderan ay balik yung pera. Ay, ano ba naman yung 1,357,000? Maliit yan para sa mga Prasco. Kaya lang, ang punto dito, yan yung nakita ng COA na irregular. Sigurado tayo, marami pa yan. Marami. Ang pinapakita lang natin to, kasi ito yung lumabas sa balita, na 207 na pirasong lechon binili ng mayor pa ng Liloan itong si Cristina Frasco, na ngayon ay sekretary na ng tourism. Ang kanyang slogan, Love the Philippines, na binibiro na ngayon, mga kabunyog, Rob the Philippines. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw.